Ilang beses nang nabigo sa pag-ibig ang nag-iisang queen of all media na si Chris Aquino. Ilang lalaki na rin ang dumaan sa kanya. At lahat ng kanyang relasyon ay bukas sa publiko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtatagal o nauuwi rin sa hiwalayan ang kanyang mga relasyon. Kaya naman tila hindi na nakapagtataka kung bakit tila pagod na si Chris sa mga lalaki, lalo na sa mga manloloko o players at cheaters. At sa halip na maghanap ng pagmamahal sa iba, kinukuha na lang niya ito sa kanyang sarili, sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan. Pero kamakailan lang, maraming netizens ang nakapansin na tila binuksan muli ni Chris ang kanyang puso sa isang lalaki. Ang nasabing lalaki ay wala namang iba kundi si Mark Leviste. Kaya naman tanong ng marami, ano ba ang tunay na lagay ng relasyon ni Chris Aquino kay Mark Leviste? Ating alamin. Unang umugong ang mga haka-haka na si Mark Leviste ang rumored boyfriend ni Chris Aquino noong nakaraang January, pagkatapos nilang magkasama na ipinagdiwang ang bagong taon sa Amerika. Ngunit taong 2019 pa, unang naling sa isa't isa ang dalawa. Matatanda ang unang nagkaroon ng interaction ng dalawa na magkomento si Mark sa isang social media post ni Chris, kung saan inimbitahan niya ang single man, age 41 to 45, na i-add as a friend siya sa kanyang personal Facebook account. At isa nga si Mark sa mga una at hindi nagdalawang isip na tanggapin ang invitation ni Chris. Gayunpaman, tila binasted ni Chris si Mark dahil anya mas gusto raw niyang maging kaibigan na lamang ang mga elected officials at players. Ngunit sa kabilangan ng pambabasted sa kanya ni Chris, hanggang ngayon ay hindi pa rin umalis sa kanyang tabi si Mark. At 3 years later, siya ang pinaghihinalaang bagong lalaki sa puso at buhay ni Chris. Ngunit sino nga ba si Mark Leviste? Si Mark o Jose Antonio Leviste II sa tunay na buhay ay isang politiko. Siya ay miyembro ng PDP Laban Party. Noong 2007, nanalo siya bilang Vice Governor ng Batangas at muling nahalal noong 2010 at 2013. Sa kasalukuyan, siya ang Vice Governor ng Batangas. Hindi na bago sa mata ng publiko si Mark. Noong 2020, sumabak siya sa pag-arte sa unang pagkakataon bilang cast member ng Kapamilya Action Series na FPJ's Ang Probinsyano, kung saan gumanap siya bilang staff member ng karakter ni Richard Gutierrez. Sa parehong taon, nag-viral naman si Mark matapos makita ng netizens ang kanyang private part habang siya ay nagsistretching sa kanyang Facebook Live. At ngayong 2023, muli ngang naging maugong ang kanyang pangalan matapos siyang iturong bagong boyfriend di umano ni Chris. Ito'y matapos lumikha ng ingay ang post ni Chris itong araw ng mga puso na saktong kaarawan niya. Sa kanyang birthday post, pinasalamatan at hinangaan kasi ni Chris ang isang very determined man na handa raw bumiyahe ng 13 hours para makasama lamang siya sa kanyang kaarawan. Ani Chris, I have a wonderful support system from my 2 sons, Alvin, Rochelle, Ate Rome, old friends, new friends here in the States. But you need to be a very determined man of your word to fly 13 hours each way to spend a few days with me on my birthday. For his effort, I am grateful. Kalakip sa kanyang post ang isang larawan na may nakasulat na distance is just a test to see how far love can travel. Dahil nga sa cryptic post ni Chris, kaya naman maraming netizens ang naintriga kung sino ang tinutukoy niya na napakadeterminadong lalaki. Hanggang sa nalaman nga ng marami na si Mark ang lalaking tinutukoy ni Chris, makaraang mapansin ng mapanuring mata ng netizens ang sunod-sunod na Instagram post ni Mark. Tulad na lamang ng video na ibinahagi niya, kung saan ang caption ay pareho sa quote na ibinahagi ni Chris. Sa nasabing post, mapapanood din ang pagsundo ni Chris at ng kanyang bunsong anak na si Bimby kay Mark sa airport nang dumating ito ng Amerika. Lalo ring lumakas ang hinala ng netizens nang mag-post muli si Mark ng isang very sweet at touching birthday message para kay Chris, kung saan tinawag niya itong My Love and My Dear. Ayon kay Mark, bagamat inabot siya ng 7,000 miles para lang makasama si Chris ay hindi niya ito ipagpapalit sa anuman. Ani Mark, made it just in time for your birthday and Valentine's Day. It may have taken more than 7,000 miles to be with you, but I wouldn't have it any other way. Although we have been apart, now that we're together fills my heart. It is for this reason, my love and my dear, you will always and forever feel near. Happy birthday to you and happy Valentine's Day to us.
at Chris Aquino. At bukod sa kanyang mga Instagram post, naghanda rin si Mark ng nakakakilig na audiovisual presentation surprise sa tulong ng photography at video services na Nice Print. Laman ng AVP ang mensahe ng mga taong nagmamahal kay Chris. At sa isang bahagi nga ng AVP, ibinahagi ni Mark ang kanyang heartfelt message para kay Chris. Narito ang buong mensahe ni Mark para kay Chris Aquino. Happiest birthday, dearest Chrissy. My love, talaga? Ha ha ha, bigla akong pinawisan doon ha. Yun po ang aming tawagan, ML, as in Mark Leviste. The other ML dahil may original ML, at yun ay si Michael Leyva. Pwede din namang madam lang. Anyway, madam, I hope you like this video that we prepared specially for you. And I'm sure there are millions out there who actually want to send their birthday and Valentine's greetings on this most wonderful and lovely time of the year as well, as their well wishes as you prepare for your treatments and therapy. God has blessed you with an amazing life full of love. From the day that you were born, you as a person have been synonymous with love. And now more than ever, we feel your love through your determination and resiliency to heal and your selflessness to continuously care for others amidst the hardship that you are going through. You are an inspiration to me and to many, somebody I won't easily find. You are so rare, so caring, and so kind. I appreciate you and I'm blessed to have you in my life. On this day, I offer a heartfelt salute to a woman so great. I pray for the best of health, for healing, happiness, and harmony for you and your family. Marami pa akong gustong sabihin, ML, tulad na lang ng mag-ingat lagi, magmahalan lagi, pero ibubulong ko na lang sa'yo. Have a good one and may you have many, many more birthdays to come and more Valentines together. Love, 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 God bless, and I love you. Samantala, kahit marami ang kinilig sa kasuitan ni Mark at umaasang siya na nga ang bagong nagpapatibok sa puso ni Chris, nilinaw ni Chris na hindi sila magkarelasyon nito at kaibigan lamang ang turing niya kay Mark. Giit pa ni Chris, siguradong sigurado siya na best male friend lamang niya si Mark. Ani Chris, I appreciate all your effort through the years, but please clarify that we agreed the best foundation for any and all relationships is friendship. I know I state with 100% accuracy, you're my male best friend. Lingid naman sa kaalaman ng marami, may asawa at tatlong anak na si Mark, ngunit tila hiwalay na sila ng kanyang asawang si Anne Leviste, base na rin sa kanyang Instagram post kung saan hindi na niya ito kasama. Samantala, matatandaan namang ikinasal si Chris sa PBA star na si James Yap noong 2005, na pawalang bisa naman ang kanilang kasal noong 2012. At huling nakarelasyon ni Chris ay si dating DILG Secretary Mel Sarmiento, October 2021 nang ma-engage sila ni Mel. Ngunit January noong nakarang taon, kinumpirma ni Chris ang hiwalayan nila ni Mel. Sa kasalukuyan, nasa Amerika si Chris at nakatakdang sumailalim sa immunosuppressant therapy para sa kanyang autoimmune diseases. Sa kanyang 52nd birthday nitong February 14, nagbigay din ng panibagong update si Chris tungkol sa kanyang kalagayan. Ayon sa kanya, isinusuko na lamang niya ang lahat sa Diyos matapos daw may makitang isang scary red flag ang mga doktor sa kanyang latest lab test. Ani Chris, I promised myself after reading my latest results that I had one unexpected and admittedly scary red flag, not autoimmune related. After, iniyak ko na, tama na. If ever that borderline number signals early detection, I am still blessed. In faith, I surrender all to God. Sa dami niyong nagdarasal for me, kung umabot na kailangan ng mas aggressive na treatment at a higher dosage is considered chemotherapy, imposibleng hindi tayo pagbibigyan ng ating mahal na ama. To all, a hashtag love, love, love day ahead of you. From the very thankful soon-to-be 52-year-old birthday girl.